assurance of a work. However, walang trabaho na ibibigay. So, in effect, ang labas nito ay illegal recruitment. Marami pang mabibiktima sa scam na ito, no? And so, we will coordinate with the local government unit para siguro ma-cancel ang kanilang mayor's permit so that they will stop doing business para hindi na sila makapagbiktima ng iba pang mga tao, lalo na yung mga kabataan. Kinabukasan, kasamang ilang inspektor ng DOLE at ilang kinatawan ng Business Permits and Licensing Office sa Mandaluyong City Hall, nagtungo na kami sa opisina ng Unlimited Network of Opportunities International Corporation o UNO sa May Ortigas Avenue. Maya-maya pa. Hindi ko sa permit kasama na sa DOLE. Isa sa mga empleyado ng kumpanya ang humarap at nakipag-usap sa mga tauhan ng DOLE at ng City Hall. At dahil tumanggi silang papasukin ang mga otoridad para sa dapat sanay isasagawang inspeksyon. So nagkita na lang kami ng violation ng ating pathway ng denied access to premises and workers. Dito nakaraang Lunes, muli kaming nakipag-ugnayan sa DOLE NCR para sa susunod na aksyong gagawin ng ahensya. We have option to force entry into the compound. One of which is to reinspect the same establishment with the assistance of the law enforcers. The second one is to call the management or Unlimited Network Opportunities for a conference before our office. And the third one is for us to issue an order directing UNO to give us access to the establishment. Mga kung tututukan ang reklamo ng estudyanteng si Rica para hindi na matagtagan pa ang katulad niyang biktima. Samantala, sinubukan na rin namin makipag-ugnayan sa tanggapan ng Unlimited Network of Opportunities International Corporation o UNO para hingin ang kanilang panig hinggil sa reklamo. Una namin inalam mula sa kanilang kinatawan ang paraan kung paano kumikita ang kanilang mga miyembro. Dito, in order for you na kung gusto mo maging distributor ng UNO, all you need to do is to purchase initially yung tinatawag namin product package. Kung ano yung presyo ng product pack na binili mo, yun yung equivalent ng produkto ng binibili na nakukuha mo at ng marketing kit na kasama doon para sa pagnenegosyo mo. Noy amin na rin inusisa ang kalakarang PUST o PUST o benta, utang, sangla at tuition na itinuturo sa kanilang mga nire-recruit para makapagbayad sa kanilang membership fee. Yung business na sinasabi nila is hindi siya tinotolerate ng kumpanya. Kapag nalaman namin na ginagawa ng isang distributor yon, is automatic binibigyan namin ng karampatan na sanction. Maging ang pagre-recruit sa mga minor de edad, pinahayag nilang bawal sa kanilang kumpanya. Maliban na lamang kung may paintulot ito ng magulang o ng guardian. Basically, ang requirement namin dyan is 18 years old pataas. Kung halimbawa, ang isang distributor namin is magulang na, and meron siyang anak na halimbawa 17 years old at gusto niyang yung anak niyang tumulong sa pagnenegosyo, sa pagbibenta ng produkto, ang gagawin niya lang is mag-fill up yung magulang na tinatawag namin waiver form. Ng mga sandaling yun, diretsa ang verifikasyon ng aming ginawa sa kanila kung empleyado ba nila ang mga nire-reklamong sina Joshua Acosta at Ian Santos, maging ang naaktuang nagre-recruit na si Mary Joy Zamora. Hindi naman nila itinanggi na miyembro nga ang mga ito ng UNO. As per verification sa system namin, yes, meron kaming member
ngayon na ang pangalan is Mary Joy Zamora. Si Joshua Acosta at si Ian Santos is mga bagong miyembro yan ng UNO. Yung sa amin po kasi moron, sinashare po namin kung ano yung ginawa namin. Parang advice na lang po sa kanila. So isang aksyon ang tinapat ng kumpanya sa reklamong pinarating namin sa kanila. Well, definitely, hindi namin tinotolerate yung ganung klaseng gawain. Automatic, iti-terminate namin panghabang buhay at hindi na sila pwedeng pumasok kailanman dito sa UNO. Kaugnay nito, bukod sa babala, nagbigay rin ng dole ng ilang paraan para sa posibleng paghanapan ng trabaho ng ating mga kabataan. Mas mabuti siguro na dumaan sila sa mga legal na channel, no? They will have to go through the peso offices natin, yung network of pesos natin, because at the level of the local government unit, yung kinatawag ng peso manager, may mga vacancies din sila na available. Sa hirap ngayon ng buhay, hindi naman po masama ang magkasam ng magandang trabaho at malaking kita. Dagdag paalala lang po ng XXX, mahalaga na maging alerto at armado ng kaalaman ng publiko para hindi maging biktima ng panluloko.